production side. You know, the production side wouldn't want to waste a lot of time just because you're playing around. You know, let's move on. But I, okay, let me just PM them. Pinagalita na. Okay. Anyway, shout out to those who are currently viewing right now. Ruru Canono, Ahmed Fares, Nover Nover, Rafael Dona, Jamie Galvez. Again, we have 300 diamonds or 300 vouchers worth of skin giveaway for AOV or for Mobile Legends if you reach 95 viewers. How can you help reach that? Like, comment, or share the live stream. Simple. Okay, I'm gonna, I'm gonna tell the players now not to do that anymore. Okay, so ayun, we have Zeppies. And we have Preta for the mage. And for the other side, for Forgiven United, we have Tulen. So Tulen, ito, masakit pa din siya. Kahit na binagalan yung kanyang movement speed. No? Sobrang lakas pa din niya or sobrang dulas niya pa din, lalo na sa Clash. So we have here, let's see kung ilalockout nila si Max since there's a Senya on the other side. So we don't know since kanina pa sila nag-iisip, hindi nila nilalock agad. And I think inipick talaga nila kung sino yung best hero na para matapat dito sa EVO. So I think pinanood talaga nila ito ng mabuti since nasa upper bracket na, and this will be their chance na makalaban ang susunod na mananalo sa next game natin. So we have here Max and Ryoma, alam naman natin, this hero's damage, sobrang laki talaga na itong kapag lalo na sa nag-iisa ka lang, hindi mo alam kung paano ito tatapatan. So we have here Thane, and Eva Rappi will be picking Zanis. So sino kaya magiging jungle na itong kabila? Which team? For Forgiven? Forgiven United. Forgiven. Most likely, if they'll be locking this Murad, definitely the Murad. Murad. Yeah. And, Pero mapapansin for the other side, yung EVO. Ang laki ng antas ng tatlo ang meron sa kanilang punish dito. So, minsan kasi sa mga laro, as much as possible, gusto talaga nila mag-early snowball, di ba? Kasi it will give them an upper advantage sa laro. Magandang advantage din yon. Yun nga lang, problema doon, sa sarili nilang jungle, nagkakaroon ng agawan ng buff. So, may possibility dito na mag-invade ang EVO sa jungle area ng Forgiven United. But that's something na titignan natin, no? Kung yun nga yung magiging plan nila. Pero, Yan-Yan, tignan mo dito, slot 3, si Yan-Yan, ng Team Forgiven United, naka-flicker. I'm not very familiar with assassin plays, no? But can you give me some information or share me some information about that? Ano bang hero so mo? Assassin. Hindi kasi ako assassin user. Go ahead, ako, sir. Assassin, hindi naman ako masyado nag-a-assassin kasi nag-a-adjust lang ako kung ano yung kulang dun sa team namin. So, assassin, kapag casual game, usually ginagamit ko assassin nga, and pinipick ko kasi yung dati butterfly eh. So, ngayon, Zephys naman, since ito sobrang kunat na ito eh, pagdating sa clash eh. Tapos sabay, yung damage niya, lalo na kapag mayroong marksman yung other side, it will be easier for you to to tackle yung inner side ng mga kalaban eh. Minsan napoprotect siya pero most likely sobrang lakas nito pumasok ni Zephys eh. Pero yung sa assassin side, I think ang gagawin nila dito, ang magiging advantage nila since they have a lot of punish talent. So kapag magja-jungle siguro or mag-abyssal dragon like Dark Slayer, there will be more chances of for them na magkakaroon ng steal, or for sure sa kanila na yung mapupunta yung specific na jungle na kanilang kinukuha. So and for this one, let's check. Yes, and ito meron tayong default 30 seconds pause para i-allow ang mga players natin na mag-load sa game. By the way, guys, dahil ka-reset lang din ng season dito sa AOV,
wala pang nakakarating ata dun sa rank kung saan merong mga banning. Kaya medyo nagulat yata yung players natin. Uy, dalawang ban na. Unless nagbasa tayo ng patch. Kasama ba to sa patch notes? Parang hindi ko napansin. Ako din eh. So, parang hindi ko napansin. Napansin ko lang, no? Napansin ko lang on the other side for Forgiven United, wala silang heal. So, let's see kung anong gagawin nila dito sa Clash. Pagdating sa ano, wala silang heal. So, for this one, para sa akin, merong konting advantage tong EVO since merong heal tong si Thane. So, let's see. Ginagawa pa din nila yung support jungle na meta. Yes, and alam natin so, ito si Thane, ano, napaka, ano rin, tanky na tank. Ito, lalo, tas meron pa siyang heal na dala-dala. Hindi lang crowd control yung hatid niya eh. Meron din siyang, meron pa siyang pabaon na heal. So, sustainability-wise, medyo, ano to, pag pinaabot pa ng late game, medyo mahirap-hirap na to. Pero yun nga lang sa taas, medyo delikado ata si Rap dito as the red team tries to ganking. But mukhang ang red team magre-request ng post dito. Let me just confirm with them kung bakit may post. So, ayun. I think, nagtawag to si Rap. Teka lang, post muna. Tapos sabay nagtawag ng kaampe, no? Punta kayo dito, ha? So, ayun. Medyo na naka-ready na eh. Naka-ready na yung position dito ng Forgiven United. So ayan. See. While we are currently on pause, shout out to those who are currently viewing and chatting right now. JR Mondido, Daniela Paez, Hidang Nagato, and Albert De La Cruz. Thank you so much guys for watching. Again, 300 skins will be given away. No, 300 diamonds. Or 300 vouchers for ML or AOV will be given away for one lucky viewer if we reach 95 viewers. So, max pause time is 3 minutes. I will be resuming the pause because I have to wait for the red team's call if ire-resume na. Okay, sige. So, let's wait for that. Let's see kung ano yung kung ano ang nangyari sa kanila. Yes, and while that is happening, let me just work on the chat, live chat right now. So, ayun. Okay. We have here tatlong flash. So, I think medyo madulas tong kabilang team ngayon, yung Forgiven United. Magiging madulas sila sa laban na to. Since they have a lot of or flicker talent na pwedeng umalis ka agad sa Clash or kapag lugi or if ever na panghabol din, pwede din. And ayun, so maganda yung composition ng both teams, no? For this one. Pero medyo dalawa yung assassin nila dito. So sino kaya yung pag-iinitan nila sa kabilang team? Pero one thing na napansin nata natin dito, given na tatlo yung naka-punish dito sa side ng EVO, no one actually tried to, actually for both teams, no one attempted an invade sa jungle. Medyo passive yung simula natin. So I guess ano rin eh no, may actually dun sa chat ng teams na to guys, medyo nagulat sila bakit nga, nagulat sila na dalawa na yung ban. So, of course, having two bans will allow these teams to, you know, suddenly they will have to think of some re-strategization nga. Kasi nga, mababago yung laro eh. So, mas maraming hero ang mababan. Of course, mas malilimitahan din yung mga hero picks. Pero ito guys, malapit na tayo mag-resume sa game dahil we're close to our maximum of 3 minutes pause time. We will be resuming it at 2 minutes dito sa ating screen na nakikita nyo. So, ito na nga. Let me just inform the teams. So, ito, mag-start na tayo. Ano kaya ang nangyari? So, there you go. Nag-start na. And, sinicheck na ngayon ng Forgiven United ang jungle ng EVO. So, yun na. Nagkaroon na ng engage on the middle lane. But, nag-back sila since a lot of damage from Preyta and andun pa din si Thane. So, it will be dangerous for Tulen na mag-advance dun sa fight na yan. So, there we go. Nagtatago lang dito si Senyel trying to
book this pero ito, tingnan natin si Yanyan, mukhang delikado ang pwesto. Ayun. Pero magjujuk dito sa bush kasabay ng flicker. Ayun, magagamit niya yung flicker doon. Sometimes okay lang yun na early on magamit mo yung flicker just to allow yourself to disengage on a potential gank para naman hindi mabigyan ng ng gold ang kalaban. Pero yun nga, mukhang may mangyayaring clash ulit dito sa Abyssal Dragon as the members of EVO and FU try to engage. Mukhang mababawasan na dito si Efen. At oh my gosh. Dugo ay mapupunta dito sa side ng Forgiven United. Pero ang gusto pang tumatlo dito, actually, it was a 2-for-1 exchange ng kills. Pero habang nangyayari yan, si Max mukhang pupuntahan si Rapby dito. At yun nga lang, magdi-disengage din. Mm-hmm. So, ayun, no? Nung muntikan na nila makuha yung Ryoma, pero nagkamali lang ng talon doon yung Zephys, no? So, naka-respond ka agad tong Forgiven United. And set up natin ngayon, meron tayong kinuha nila yung kanilang wards. So, ang laki ng damage na dito ni Flo. Yung ginagamit niyang max. Ang expected ko dito, malulugi yung max since ang laki ng damage na ito ni Siguro na nagpe-play safe lang. Ito so, nga dito, Dragon. Kahit bumantay dito si Thane sa Abyssal Dragon, hindi nila mai-steal. Fight is ongoing right now. Mukhang magkakaroon ng dugo na naman dito sa kamay ni Evo. At yun nga lang, lilipad or bababa dito si Senyel mula sa langit. FN mamamatay sa kamay ni Thane. At yun nga, magdi-disengage muna ang ilang membro ng Evo dito. Meanwhile, sa taas, kukuha ng isang kill si FFL lang yung pangalan dito. Ano pangalan niya doon? Saan? Si Max. Anong pangalan ni Max? Si Max? Ang pangalan ni Max is Flo. Flo. Alright. Yun nga lang. Maker, si ang sakit. Ang sakit. Look at that level 5. Preta lamang yun. Pero si Maker makakaback away. Salamat sa cover-up ni Timmy. Grabe nga yun, no? Pero for this one, as we can see, yung ginawa ni Preta kanina, yung damage na grabe pa din tong skill kahit na-nerf na tong si Preta eh. Ang sakit pa din kahit kaya lumilikod lang siya tas bato-bato ng ganyan, no? Yung first skill niya ba yan? Hindi kasi ako masyadong gumagamit ng Preta. Alam pero, mo ba yan, Kaisaya? Hindi ko rin masyadong ginagamit si Preta, pero makikita natin doon, itong Forgiven United, nakuha nila ang isang jungle dun sa taas, pero they took an opportunity para mag-objective dito ulit sa middle lane at kung saan sila nakakuha ng kills. At ito naman mukhang si EVO, Grits, hinahabol dito ng dalawang membro, magbaback away, and it was successful. Yun nga lang, might golem dito go sa base ng EVO, makokontest at makukuha ng Nakroth ng Forgiven United. So, ayun, no? As we can see, yung sa jungle, dinodominate na netong Forgiven United yun sa EVO. Kahit na meron, or kahit na madaming anong tawag dito sa talent na to? Nakalimutan ko. So, ayan, no? Punish, so, punish. Yung talent na yan, yung punish na yan, kahit na madami silang punish, hindi pa din nila na-cover up yung kanilang jungle. So, there we go. The one down for the Forgiven United. So, yun si Timmy and si Zanis. Nakuha na naman neto ni Tulen. Napakasakit talaga dito ni Tulen, eh, no? Yun nga yung parang something weird na nakikita ko. Sayang naman yung tatlong punish in life. Hindi sila nakapag-take advantage dun. Look at that gold lead by Forgiven United right now. Bakit? Bakit nila nagawa yun? Well, they had the kills. And I think the Abyssal Dragon, nakuha din nila kanina. Pero tignan muna natin yung fight na nangyayari ngayon. One kill muna dito para sa Forgiven United. Wow! Doon pa ito. Oh my goodness. Obliteration na nangyayari, guys. Obliteration. After ulit ng objective, kukuha sila ng kills. Para di at mukhang magnanakaw na naman sila. Magde-deny na naman sila ng jungle dito ng EVO. At mukhang gugustuhin din nilang kunin ang tier 2 turret dito sa middle lane ng EVO. Habang ito namang si Zanis nasa taas. Mukhang gugustuhin ko ay itong si skill, si Nakroth. Pero si Nakroth, medyo ano rin yan eh. Medyo madulas din tong Nakroth na to eh. So, medyo mahirap. Oo, sobra. Laging tumatakbo yan kapag ano, kapag dugo na tapos sabay biglang may magsa-side push diyan. Grabe no. So ayun, grabe yung respond ni Max doon sa ano no, sa
sa Abyssal Dragon, no? Sobrang laking tulong. Since for this one, the other side have Senyel as well. Pero that time, I think wala si Senyel, no? Or isa siya sa, ano? Wala, isa sa tumutulong sa dun sa na, jungle. Nandun din. Pero, sa yun, jungle. Nasayang nasayang talaga ako sa tatlong punish ng EVO right now. Pero anyway, tingnan natin. May tinatawag pa naman na, although we're just at the 7-minute game time, may tinatawag pa naman na, alam mo yun, comeback or makakahabol pa naman comeback. Sila dito. Pero, I have to admit, I am impressed doon sa rotation right now ng Forgiven United. Kasi nga, although they don't have that much, they only have one punish, pero na-take advantage nila yung dalawang Abyssal Dragon right away kanina. I agree for this Uy, one. So for nag-skill doon si Tenyo, nga lang hindi nag-connect sa kalaban. Pero teka, mukhang may nangyayari sa bottom lane dito. Ito sa si Senyel natin, mukhang hirap na hirap na sa damage na binabato nito ng mga kalaban. At yun, hindi siya makakaligtas. Grabe. Doon. Babaka pansana ng ilang members ng EVO, yun nga lang eh, masyadong malayo sa mapa. Kasi si Senyel, usually talaga solo lane siya eh, kaya pag nagank ito eh, layo ng mga ibang kalaban. Madalas siya mag-solo eh, solo life. Yun nga lang, wala nga lang mag-respond sa kanya. Pero pag siya, andun lang siya kapag ano, kapag meron namang kaampi niya. So nakuha na naman nila yung Abyssal Dragon. So grabe na yung lamang ng gold lead dito ng Forgiven United. And I think, siguro ngayon, medyo naging busy to, no? Naging busy, parang grabe yung practice na itong Forgiven United dito. Oh, malapit na matapos na yung tournament natin, guys. Round 4 na tayo ng upper bracket. And anytime soon, pero tignan muna natin, Dark Slayer, sinisimulan na ng Forgiven United. Nakabang dito si Senyel. May potential steal ba dyan? Meron, kasi ang lapit nila dito. Tignan natin sino ang nakakuha. It seems nakuha ng Forgiven United. Pero yun nga lang, eh, kulang na sila sa HP bars. Pero ito, ayan, bakbakan pa rin ang nangyayari dito. Yan, tatakas sa kamay ng EVO. Tignan natin kung makakasunod pa siya. Uy, grabe naman yung life skill nun. Faye, kailangan magbaka away dyan. Yun nga lang, di ka talaga makakalimutan. Grabe. Kasi, nag-snowball itong Forgiven United. So yun din yung advantage nito ni ano no ni Ryoma no pagdating sa clash, not like Zephyz na kapag nabuhos mo na lahat ng skill mo tapos wala kang blue buff, eventually maubusan ka ng mana eh. And there we go. Mag-feed na naman dito, pero hindi natin masisisi siya yung siya yung kailangan mag-cover up eh. Yun nga lang, makikita natin, sinasamantala na ng Forgiven United ang pag-deny ng jungle dito ng EVO. At yun nga, susubukan nila mag-engage, magko-commit ba sila? Medyo mukhang magbaback away muna ng konti-konti dahil wala ng creep wave dito. So yun na nga, medyo nagpe-play safe muna sila dito, no? Hindi nila tina-tower dive kahit na alam nilang meron silang Dark Slayer buff. So yun, kukunin na naman nila yung jungle. So medyo mag-iipo na lang muna dito yung EVO sa mga minion waves na nakukuha nila. Pero usually si Max na ko, ano ba ba yan? Try mo bang palagan? Lalo na pag alam mong lamang yung kalaban, lamang sa level, lamang sa gears, at in totality yung buong team may kalamangan. Unless 5-man gank versus 1, possible. Pero kung siguro, dalawa lang kayo, baka mag-burn lang kayo ng skills dun, masayang lang yung mga cooldown, di ba? Napaka-grabe pa naman itong ni Max. And nakikita naman natin na we have Timmy na sobrang bilis gumalaw sa map, tapos si Nakrot. So easily lang sila makaka-respond kapag meron silang tinry i-gank dyan. Si so, Prey tayo nahabol ni Max sana, pero medyo overextend na yun. Nasa kalagitnaan Ayan na si Max. Mamamatay si Max dito. Ayun. Shutdown is going to the Senyel. At yun nga, papalag pa rin sila dito dahil alam nilang nakakalamang nakakuha sila ng konting kalamangan doon. Yan, mapapaback away ng konti. Pero si Faye, going solo. Preyta, nasa backlane lang, guys. Tumachani-chani doon ng kills. At yun, rough base, susugod. Pero magbaback away din. Yung nga lang si Nakrot sa top lane. And si Nakrot. Medyo sumitin yung segue dito. Yun na nga yun. Medyo pa-segue-segue na lang.
Tapos parang inaasar na lang muna para habulin siya, no? Mapalabas niya sa ano. And baka push tong Forgiven United, lalo na tong si Ryoma, lalo yung push niya ng ayan ulit nag-post ulit tayo. Team naman ang nagpa-post dito, mm-hmm. So kausapin ko lang sila. So, ayan. 3 minutes ang max post natin. Okay, so that's EVO team. Alright, so wala nang post allowed for the red team, which is Forgiven United. And wala na rin post na allowed for EVO. So, habang nakapost tayo, syempre, shout out sa mga nanonood sa atin right now. JR Montido, Irumi Lestat, Rose Liney Mejia, Team EVO PH, uy, may nanonood dito na Facebook page. Si Jessica Gavino, ayan, tsaka si RJY De Vera, Hans Nazri, hello din sa inyo. Meron tayong 300 diamonds or 300 vouchers, skin giveaway for AOV or Mobile Legends kung makaabot tayo wow. ng 95 viewers. And ito, I have to be persistent na dun sa 95 viewers kasi meron tayong 10 winners ng ng skin para dun sa event ko this weekend. So medyo marami-rami 'yon kaya kailangan dito ma-reach natin yung goal kasi mas nakakagana na magpag-giveaway pag may mga nare-reach tayong goal. Yung mga una-una pinagbigyan ko lang dahil medyo kababalik ko lang mag-stream ulit noon. So matagal akong nag-hiatus. Ikaw may shoutout ka ba din, Suro? Shout out? Shout out. Ano talaga? Kaya? Yung mga klase ko, i-shout out ko yung mga klase. Ay, i-shout out ko yung mga pangalan nila, no? Mm-hmm. Hindi, wag na lang. Pangalan. Sabihin ko na lang hello sa mga classmates ko dyan, no? Na mag-AOV na din kayo. Ay, ikaw lang ba? Ay, sa bagay, nag-AML din naman. Meron in some section na kasama ko mag-AOV, pero hindi silang lahat, eh. Mm-hmm. Yung iba dito naglalaro. And also nga pala, magte-thank you pa din ako sa ano sponsors natin. No, oo, sila naman. Samurai Gamers, yon. Tsaka sila GM Alice of Garena. Yes, Garena. Indeed. Kung hindi dahil sa kanila, hindi madadagdagan ng prize pool natin. Pero yan, may pinapasabi dito si JC Passion. Ano daw, shout out daw sa troopers. Uy, shout out sa troopers. Di ko alam kung clan kayo ng AOV or ML kasi magkahalo yung viewers natin ngayon. So, ayan. Mile Roadway daw pa shout out. So, nag-G na po. Ito na po. Alam ko, nakakainip talaga yung mga post-post na yan. Tsaka pag may technical issue. Pero ito na, ready na ang EVO. G na daw sila. Na-disconnect pala yun. So, ayun na nga. May na-disconnect kaya pala. Kaya pala. Naka-recon na. Ayan. So, going back. Nakapag-recon na siya. And, ayun. Si Nakakrot na naman. Hinuhuli talaga nito ni Nakrot kung sino yung mag-isa sa lane, no? So, Ryoma, ayan na. So, nagkamali yung tumbling dun si Ryoma. Tignan natin, pero kung di walang nangyayari ngayon at mukhang hindi na siya magsusurvive dito as the rest of the members of Forgiven United. Senyel. Bakit ma, pero Senyel, bakit mo pa pinuntahan yan? Alam nyo nga, medyo wala kayong kalamangan, eh talagang mamamatay ka rin. At yun na nga si Max, papasok na, magjo-join na dito sa gang, sa push, at nakakaramdam na talaga ng pressure ang EVO right now dito as they only have three inhibitor turrets remaining. May papasok na Timmy, grabe naman, makastan lang. Grabe yun. Para lang makakuha ng kill. Pero itong sinap, very low right now at magsusurvive pa siya with a slither of hell. So, ikaw muna, may magwiwiwing bata. BRB. Okay, sige. So, ayan. So, this will be a chance for Forgiven United to finish the game. So, ayun, kinukuha pa din nila yung mga kill. And, ayun na nga, we only have Ryoma on the other side and Timmy, nakataas pa din si Timmy, sobrang dalas na ito. Ayun na, mag-isa lang dito si Ryoma, pero was able to get that Preta there. So, ayun, tatlo na lang sila dito and we have four exchange of two on the other side. So, for this one, tinipilit na talaga nilang tapusin to eh, pero came out short lang talaga. Since medyo nagkahiwalay lang ng konti, pero successful pa din yung push nila dito. At isa na lang ang tower na natitira dito ng EVO. So, makaka-comeback pa naman siguro to, no? Yeah. Meron pa din ako napanood na ganyan, eh. I'm back. Ulit siya kung kakayanin. Triple kill, grabe yun, ha?
Pag talaga yung Prey ito naka-preheat, no? Kahit, basta maka-preheat siya. Actually, kahit sino naman na carry, di ba? Basta maka-preheat, eh, kayang-kaya naman talaga gawin yun. Lalo na pag magaling din yung tank mo, mag-cover up sa'yo, mag-protecta sa'yo. So, tingnan natin dito, no? 35 seconds na lamang nalalabi. At mabubuhay na ang Dark Slayer. Titingnan natin dito. Ayan, si Nakroth, makakaligtas pa. Of course, medyo madulas-dulas yan. Ang daming pantakas. Maker nag-aabang sa bush. Mm-hmm. So, ayun guys, no? As we can see, sobrang halaga talaga ng minion wave. So, mas madali silang makakaporma dito sa Dark Slayer pag nabuhay. And magde-defend lang tong EVO sa ginagawa nilang strategy ng Forgiven United dito na nag-clear silang minion wave para magkaroon sila ng space or allotted time since mas kailangan nilang i-def to. So, yun, yung Max tsaka yung Senyel, alam nilang kaya nilang mag-cover up. Mm-hmm. Pwede sila mag-back up anytime doon sa nangyayaring clash. But at the same time, ito kasing si Max nangungulit sa bottom lane kasi nga gusto niya na mag-push. Pero itong EVO, ang ayaw nilang hayaan na magkaroon ng magandang flow ng creep wave itong Forgiven United. Pero mukhang napabalik din po ng Forgiven United itong EVO doon sa base nila. At ito na nga, sinisimulan na po ng Nakroth ang Dark Slayer at susundan nito ng ibang membro ng Forgiven United. Mm-hmm. So, ayun, no? So, for this one, advantage din kasi ni Max to sa bottom lane, no? So, ayun, nakuha nila. Kumunti ka ng lifesteal, pero hindi naging successful doon yung nagawa ni Zephyr. At yun nga, babakap dito si Senyel, pati na rin itong si Max. Uunahin sana si na-force to back away ang members ng EVO dito. Kitang-kita, Forgiven United, ang sakit ng damage. Salamat sa Dark Slayer buff. Dalawang membro na lamang, isang membro na lamang ang natitira ng EVO at mukhang tatapusin nila ito as they focus fire on the base of EVO. Congratulations, it's Sims sa Forgiven United for winning round 1. Mm-hmm. Ayun. So for this one, no, napansin ko lang ang advantage pala ni Max, no, kapag kay Senyel. Hindi ko pa siya natatry, pero kapag yung super skill kasi neto ni Senyel, 'di ba? Ano, kapag meron kang crowd control, you will be able to cancel yung ano niya, yung respond niya dun sa other team. Yep. Oo, pwede. Pero makaka-heal pa rin siya. Pero tingnan natin ito na nga result screen, guys. Yan, with a 717 doon sa kanyang hero dito. At MVP naman on the side of EVO, 2-3-10. Nakikita natin, you don't need to have a lot of kills. Usually, well, KDA naman talaga yung tinitignan doon for the MVP. I think good job for Forgiven United. Impressed talaga ako doon. Hindi nila kailangan ng tatlong talent dito ng punish para lamang mag-snowball mag-snowball. I think nag-count doon is yung rotation nila. Alam nila kung saan sila pupunta, saan sila pupunta next, or after doing that, saan sila pupunta next. But of course, it depends kung nasa ang parte na ng mapa yung kalaban. I agree on that. And also, nakikita mo naman yung assist din neto ni Max na we have 17 assists coming from Max. So, makikita mo talaga na every time na nagkakaroon ng clash, nandun si Max kaagad. So, medyo na hindi lang nakapaghiwalay itong si Senyel since lagi siyang nakakasama dun sa clash, no? Yeah, at bibigay ko muna ang lobby ID natin for round 2 sa ating casters and players. Okay. Ang ganda nung ano ngayon, no? So 3D na din ba yung sa ano sa'yo, Kaisaya? Alin? Yung 3D na din ba yung mga heroes kapag pag kiniklik mo sila? Hindi ko pa 3D nga nakikita lumalabas. Ngayon lang ako nagbukas ng AOV ko ngayon dahil sobrang busy. Hindi ko pa napansin. Oo nga. Later makikita. Yung sa Asus, ha, yung tinry ko nang kumuha noon, napakaganda nung specs niya. Yung, so Asus Zenfone Max Pro, napakasulit naman talaga for 9995 makakakuha ka na ng gaming phone na alam mo yun, na kaya yung max settings ng bawat games. Even though actually yun na talagang ginagamit ko for
AOV. Yun nga lang, but of course, kaya siya mas mura. May ibang mga parts ng phone na medyo na-sacrifice. For example, hindi mo naman pwedeng sabihin yung camera eh super lit nito or napakaganda ng camera. Dahil nga, binuhos yung effort sa paggawa ng phone for gaming itself and not the camera. So, siguro kung gusto niyo ng talagang high-end, lahat maganda for gaming, for camera, medyo hanap-hanap tayo na mas mahal na phone, di ba? Pero yun nga, magpapalitan dito ng pwesto. Sa left side naman ang Forgiven United at sa right side naman ang EVO. Shoutout again sa mga nanonood right now. Lex Gabriel, Sherlyn Torcelino, JC Passion, Jonard Tobilla, Mud Hakimi, Giovanni Ejercito. For those who just came in, we have 300 diamonds or 300 vouchers giveaway for AOV or for Mobile Legends, whichever game you play, just join. But of course, because I just had a lot of giveaways, 10 winners from this last weekend's event, we'll have to reach the 95 euros. We just have to hit that and the giveaway will trigger. If not, it's fine. We can always try again the next day or tomorrow. So it's just a goal. So ayun, no? So for this one, guys, share nyo lang nang i-share hanggang sa dumami yung watchers and also yung sa page. Meron nung mag-approve niyan, kayo na lang mag-share diyan sa mga page nyo. So para mapanood din nila yung ating magandang laban for tonight. So here we go, we're just waiting for the team's to get ready. Meron pa tayong naka-wait a second. So, ano bang pa-premium natin dito, guys? No? So, ito pong tournament na to. It's organized and hosted by me. Pauso ako dito. Pauso, yan. anyway, matagal ko naman na siya ginagawa for Mobile Legends. So, I think it's time na gawin siya for AOV na isa pa sa mga nilalaro kong game. And yun nga, ano ba yung prize pool? Jerseys, professionally designed esports jersey na worth almost 8,000 pesos plus, ayan, salamat sa Samurai Gamers para sa additional baka pambayang gift ko 1 million additional 10,000 pesos cash prize at additional 10,000 vouchers from GM Alice of Garena. And of course, wow, thank you so much. Thank you so much sa lahat ng volunteer casters from the English stream, from the Tagalog stream or Taglish stream. So ito na nga, I think ready na ang both teams. So ayan, there we go. Tatanungin natin kung G na sila. G na nga ba sila? Ayan, sabi ng isa, giveaway pa rin kahit hindi aabot ng 95 euros. Pag-iisipan ko, but I cannot promise kasi nga kakagaling ko lang dun sa 10 winners kahapon at nung Saturday. So, we'll have to see. Alright? Ang ganda, no? Nung mga t-shirt na pinamigay mo. Agree naman dun. Ah, oo, namigay din ako ng ano dun. Pero ito na nga, I think ready na ang both teams. EVO, ready na. Let's ask FU kung ready na sila. Tingin ko naman mo ang ready na sila. Magandang laban 'to kung makakabawi dito ang EVO. Tingin ko nag-usap 'to ng mabuti since dalawa na yung ban. So let's check kung sino yung baban nila. Napakasakit kasi talaga yung Irie ngayon eh. Since na-buff 'to ng plus 20, malaking tulong niya. Yung first skill niya, sobra ay pinataas yung damage. So malaking tulong na din 'yun eh. Sa pag, lalo na kapag sa clash. Dati kasi wala masyadong damage yung yung Kayani. So let's see kung sino yung unang ban dito ng Forgiven United. So hindi na sila masyadong ginagawa yung tulad ng kanina. But I think they're really thinking kung sino talaga yung ibaban nila. Sa mga nagtatanong kung anong background music yung ginagamit ko, search nyo lang guys sa Spotify, NCS. So yung mga music na walang copyright para hindi binablock ni Facebook. So, yun po. So, yun yung share mo kanina, no?
So, ayun. Airy again. So, mayroon natang magaling gumamit ng Airy dito sa kabila, no? Sa EVO. Tama ba? Sa EVO. Mukhang mayroong marunong gumamit ng Airy. Hmm. So, if ever, man, okay. Respect so, man yan. Pero, something na napapansin ko dito, ha, medyo yung binaba natin mga heroes, medyo humahalin tulad na dun sa mga regions na mas nauna sa atin, na mas advanced yung mga heroes, numbers of heroes, like NA, NTU, so, ayun, Superman ban. And kanina nakita natin Malokban, 'di ba? So, ayan. Malokban. Ayan, tapos sabay yan sila Alice, binaban din yan I think dun sa ano eh, no, sa bootcamp during their fight. And also nga pala guys, yung this July lalabas na yung ibang heroes. So, maghintay na kayo doon. Hindi ko lang memorize eh, pero mukhang may apat na darating ata this July daw. Na additional, ha? Like Wonder Woman. Si Flash siguro. Flash. Ayun, no? Parang ano eh, no? Pag parang napansin ko dun sa bootcamp, parang may higher chance of winning when you have this DC heroes na, ayun ya, tulad ni Wonder Woman, tulad ni, sabi Joker. Ni, teka lang, itong si Lomi game na daw siya, pero I guess hindi na siya apat kasi nasa drafting phase na tayo. Let me just message you. So, ayun. So, we have here Alice, ban on the other side, for Forgiven United. And also, for EVO, we have Superman and Ryoma. So, kanina, medyo na ano na sila sa ano ni Yanyan, no? Sa Ryoma, sobrang sakit yung damage kasi yung na nade-delta. Tsaka yung lifesteal. Grabe talaga. Yung Lindis ang open ngayon. So let's see kung mapipick si Lindy. As well, open. Actually, marami open, pa mga ganda na open na heroes ngayon eh, for picking. Pero makikita natin, priority pick ng Forgiven United dito is Timmy. Kanina nasa kanila din si Timmy. And I think it paid off as a support for them. And this Timmy is going to use Flicker again kasi as a support, siguro gusto mo naman talaga na Ayaw mong mamatay, gusto mong mabuhay as a support para masuportahan talaga yung teammates mo. At the same time, gusto mong mag-back up as early as possible. Pero uy, may lubo ata tayong in-hover dito ng Forgiven United. Yeah, so ayun, we'll see Lubu right now sa laban na to. Si Lubu, ito din, gabi din yung ano na ito eh. So, pamalit talaga na ito ni Yanyan, malakas din yung lifesteal, no? Maganda siguro yung arcana na ito sa lifesteal. So, ayun, tulin again for Forgiven United kasi sobrang sakit na ito kanina, nakikita nyo naman. Nga, so, Zephy Senyel, same pick. Mga heroes na may lifesteal, ano? Itong si Yanyan. So, ibaban nyo ang Ryoma. May lubo ako. Parang ganun yung sinasabi niya. Pero, uy, meron tayong L'Oreal dito na nakatakas. At ayan, si so ito. Mahilig ang EVO sa Triple Punish, eh, no? Oo nga. So, tignan natin kung this time magiging resourceful na sila sa paggamit ng ano, nung kanilang punish na ano. Let's see kung magiging maganda yung kanilang pagkakuha ng mga jungle. This time siguro mag-i-invade na to eh. Since meron silang mabilis na ano dito. Si Lindis. So ayan, last two picks for Forgiven United. And sino naman ulit kaya ang magja-jungle dito sa EVO? So ang hirap tuloy malaman. So, tingin ko si Zephys na to, no? Malamang, so, Max again! Si Zephys yan. And, yun nga, mukhang ito talaga yung mga comfort picks na rin. Apart from, probably, masasabi natin may pagka-meta na heroes ngayon, Timmy, Max. Ito rin siguro yung comfort picks nila. And, questionable, bakit kaya hindi ni-respect ng EVO itong dalawang heroes na to, no? Instead, well, okay lang naman. Instead, mukhang may gustong ipakita dito na ano eh, na strategy kasi nga nilabas nila yung Lindis bigla, nilabas nila yung L'Oreal bigla. So, we might see a different EVO on the second round of this match between Forgiven United and EVO. So, titignan na lamang natin. Pero ito, si Nakroth ulit. At ito naman, Crash, ayun. Wala nang, uy, teka, hindi pa sila decided. Nag-iba. Etong sa Forgiven United, nagpalit lang tong si Yanyan, no?
pero yung lifestyle na. So ayun, locked in for the other side will be Lumbur. So medyo may mga bagong heroes dito sa EVO. Tinanggal na nila yung kanina. So mukhang maganda to since meron na silang dalawang tank. And kung mapoprotect ba nila tong si Lindis. Ayun yung pinaka magdadala dito eh, si Lindis. Napakasakit pa din kasi kahit anong mangyayari. So ayan, let's see kung ano yung na-nerf to si Lindis pero masakit pa din eh yung ano niya eh, sakit pa din si Laurel din I think or hindi, parang last season. Pero ang ganda ng ano ng skin ni Laurel. Ay, hindi nakikita na viewers natin. Hindi ko kasi pinapakita yung loading screen. Pero ito lang, recap lang ng lineup ng parehong team, guys. Forgiven United, they have here Timmy, Tulen, Lubu, Max, and Nakroth. Ayun, so we have here for EVO, Laurel, Zephys, Lindy, Senyel, and Lumbur. So, ayan. May heal na sila ngayon. Kaninong lineup ang mas gusto mo dito, ano? Suro. Tulad kanina, no, nung pinanood, ay yung sabi ko, ang laking advantage nung Pain sa heal. And the other side, wala pa din silang heal. Pero si Lubu, pa din tingin ko, gagawin pa din ni Lubu dito yung lifesteal niya na napakataas eh. Pero ang gagawin lang sigurong buo na ito ni Laurel, magtotome. Siguro to, since yun naman laging pangontra sa mga heroes that has... sobrang taas na lifesteal. Yeah, pero so, yun nga, we will have siya, eh, medyo mababawasan ng kanyang, instead na gagamitin yun for a higher damage, magic damage na, item, eh, masasacrifice for a tome. Pero okay lang naman. Yun lang. Okay lang naman. Do. Kasi may Lindis sila. May Lindis sila na pwede rin, pumatay or mag-free hit sa backlane. That is, kung makakaligtas siya sa backlane. Kasi, makikita natin, dito, meron silang Nakroth na pwedeng, at Max na pwedeng, biglang lumapag dito sa Lindy, sa likod. Oo nga, so parang mukhang kakawawain ng Max tsaka ng Nakroth to, no? Pero let's see kung makakalikod pa din dito si Nakroth, kung maganda yung pag-support dito ni Lumbur since meron siyang crowd control. So let's see kung magi-invade ngayon ang both teams. So ayan, nakita sila, may nagaganap kaagad na clash and then out kaagad tong si Nakroth since alam natin sa first part of the game medyo malambot tong si Nakroth. So magi-invade sila sa red and Senyel guarding the red buff of the EVO. Ito yung hindi natin kanina nakita sa round 1, yung invade ng jungle. And ang tanong, sinong mas magandang discard dito sa pag-invade? But it seems though, mukhang pareho sila magiging successful sa pag-invade as they have just stolen yung parehong buff ng kalaban. And at the same time, itong FU, kinukuha na rin yung maliliit na jungle dito ng EVO sa taas. So ayun, ganun talaga, no? Parang kiniklin din nila dito sa baba, ganun din yung ginawa nila. And going back to their jungle na for a safe play. Oy, since pero teka, sa bottom lane may 1v1 na nangyayari between Lubu and Zephys. Alright, hindi alam mo ayan, ba, no? Lifesteal. Labanan Lifesteal to lifesteal yan, eh. Oo, sa top lane, so, tank versus tank. Pero yun yung mapapakulay ang Senyel dito. Kanina, ang kala ko, itong si Zephys ang magja-jungle eh. So, si Lindis pala yung inayaan nila mag-jungle para magkaroon din ng advantage si Lindis since alam naman natin na pag dinalawan to nila Nakroth, medyo baka makawawa. So, advantage ni Lindis na maging jungle role na lang muna dito sa game na to. And para ma-protect din siya neton dito ni Lumbur. Forgiven United nagro-rotate na sa bottom lane para igang itong si Zephys. And after that kill, they're going for an objective which is the Abyssal Dragon. Yun nga lang, nagro-rotate na rin at the same time ang EVO para mag-contest on that Abyssal Dragon. Yun nga lang, hindi nila makukuha as they try to get more kills here. Dito ang Forgiven United. Nagwa-back away na si Nab kasi medyo low na siya. Papasok dito si Faye. Yun nga lang, mamamatay siya. At makakakuha naman dito for an exchange of kill itong si Laurel.
Ayun. So, napakagandang clash ayun, no? So, medyo hindi nila na-protect dun yung Lindis, no? Hindi naka-free hit since ito talaga yung pinuntirya na ito nila Timmy tsaka nila Nakrot, eh. So, medyo Top naging lane successful goal. yung Ito na naman, pagpunta niya sa back. Back na naman po ang nangyayari. Rapbe, sorry ka na lang kung Ayun. mamatay ka sa kamay ni Max dito. Magbabakaway ang ilang members ng Forgiven United and they will be successful. Ayun, naipit. Naipit yung Senyel doon. Pagkatalo niya, doon pa din siya bumagsak. So, ayun. Si Max, magkakaroon ng chance dito si Max na mag-push. Pero hinayaan niya lang muna yung minion wave niya since Pop, meron pop, siyang pop, pop, low pop. life. Bakbakan Ayan. na naman pule, uli. Ultimate coming from the Lumbor. FN, babagsak sa kamay ni Lumbor at the same time. Ito na nga, Forgiven United naman ang bumaback away dito kasi alam nila, medyo low na sila. Lindis trying to chase the Lubu dito sa bottom lane kasama si Zephys. Mukhang kokorneran sana ni Lumbor, pero yun nga, they decided to just get or still deny the jungle of Forgiven United. Grabe, no? Sunod-sunod yung laban nila dito. And there we go. So, si Tulin, let's see, kumakatakas siya, pero nag-gank na yun. Nice gank doon for EVO. I have to commend that. Galing. Ang galing, ang galing. Medyo bumabawi na sila dito, although may kalamangan dito ang Forgiven United in terms of kills. Ang ganda ng pasok dito ng ultimate ni Lumbor. Sasabayan ng skills dito ni Nab with the Laurel. Hindi pa magpa-pop ng ultimate, which is a good thing. Kasi kung hindi, kung nag-ultimate siya, baka masayang lang. Pero si Max, mukhang pinupuntriya itong si Lindis. Titigil ba? Okay, mukhang tumigil dito si Max. Hinabol niya lang dito, probably, itong si Yanyan. At mukhang magkakaroon naman tayo ng engagement dito sa Abyssal Dragon, guys. Ayan na nga, Abyssal Dragon, medyo na-pushback. Itong si Nab, very low right now. Faye, mukhang babagsak. Yun. FN, kill, babagsak din sa kamay ni Rapbe. Ang sarap, di ba? Eto na nga, si Rapbe, buhay pa rin. At magbaback away kay Nature, hindi lang magsusurvive. Isa na lamang natitira dito, tumakas ka na. Dahil, nag-iisa ka na lang. At, yun, medyo nabalik. Grabe. Ayun, so ang bilis ng both teams, no? Pero for this one, medyo nakalamang pa din dito yung Forgiven United. Since medyo nagkahiwalay-hiwalay lang sila doon. Ayan, tinalunan. Ayan, let's see, ayan. Pero nakuha pa din. Okay. Hindi ko nakuha pa din ni Zephys. So, Lubu. Chat pa, kaya. Pero ito, tignan natin, ano? Mapapansin natin, wala pang bumabagsak na Tori dito for both of the teams. Nandito na tayo sa 5-minute game time. Pero ito na nga, free contest dito for EVO po. Ang Abyssal Dragon, guys, sa Timmy, mukhang makukutuban yan, pero hindi siya aabot. Huwag ka nga lang magpakita dyan, Timmy. Baka masugaban ka ni Lumber. And yan, buti na lang nag-back away ka. Pero Maker, oy, ito na nga, magkakaroon kaya na magandang 1v1 between two mages. Yun nga lang, hindi. Bottom lane, tingnan natin. Wala pa rin. Medyo passive. Wala pa naman. So, ayun, no? Nakikita natin dito, nakuha na ng EVO yung Abyssal Dragon. No? Dito lad kanina, medyo lagi silang nahuhuli na itong Forgiven United. So, for this one, both of the teams already have one Abyssal Dragon. Teka, may nagtatampo sa live stream chat si Christian Regalado. Shout out sa'yo. Ayan. O, teka. Hello. Tayo sa nangyayari sa laro as this Zephys is being ganked by the members of Forgiven United. Magtatago under turret and magiging successful yan. Salamat sa backup ni Lindis at ni Lumber. Papasok dito. Kukoveran ang kanyang mga carry. Successful naman. Pero ito, magtatago kay sa bush. May ultimate na lalabas dito. Kinansin. Pero ito na nga, no, si Lindis, medyo nakaka-freeze. Sa likod, very low ang Forgiven United members dito. You have to back away. Ayan. Napagandang cover-up dito ng Lumber para sa Team EVO right now. Mag-rotate sila papunta sa middle lane. Will it be the case? And yun nga, mababasag isa na lang Tore dito. Papasok sana si Rapbe. Pero yun. You know, sayang, no? Hindi tinuloy ni Max yung SS niya doon, no? Kung tinuloy niya, mas magkakaroon ng chance tong itong ano natin eh, Forgiven United eh. Pero medyo nakulangan siya na nagdalawang ASAP na i-push na lang siguro yung mid. So, yun, nag-down si Timmy sa bot lane. And ito, mukhang ipupush na din to ni Yanyan yung bottom lane. Pero andyan agad si Zephys, napakabilis.
And itong minion na to, yung parang tank, napakasakit niyan pag nasa tower na eh. So, ayun na, we have the third abyssal dragon. Let's see kung sino yung unang kukuha. And oh, then... Iniskila na po dito ni Lindis. Itutulak nga lang nitong si Zephy sa abyssal dragon. Bandang ibaba. Pero target ni Max itong Lindis. Tutuloy ba siya? Hindi. Lalapit lang siya. As Forgiven United, try to make a contest sa abyssal dragon. Pero mukhang hindi hahayaan ng ayun. EVO. Yun nga lang, mapupunta pa rin sa kamay ng Forgiven United. Ultimate from L'Oreal has been popped here. Nandito pa rin. Nag-i-stay pa rin sila sa ultimate ni L'Oreal. You have to back away from that. Maker is going to die. Will he die? Habulin pa rin dito. At yun nga, mamamatay siya sa kamay dito ng Forgiven United. Mm-hmm. So, ayun, no? Medyo sumasakit na itong si Lindis. So, ito talaga yung dapat nilang tignan dito, eh. Yung Lindis, kasi lalo na pag late game. Ayan, sa push nyo, sobrang lakas na talaga. And si Nakrot, ayan, pa-segue-segue muna since alam niyang medyo mataas na yung damage na nade-dealt na itong... Ito nga lang. You have to back away. Ultimate nahuli. Coming up from the Lumbur. Nice timing. Apart from that, of course, EVO is going to get another turret objective dito. At magbaback away na sila. Hindi na sila magmamasim. Mm-hmm. So, ayun, maganda yung pinapakita ng EVO dito ngayon sa laban na to, no? Na sobrang ganda nung mga ano nila, pag-respond. And then, Nakrot, ayan na naman. Oh, lagi sa top yung... lane, yun nga, nakakuha ka ng patay, mm-hmm. pero ikaw naman ang mukhang mamamatay ngayon as the members of EVO try to get you at pati na rin ang team na to. Napakagandang pasok dito ng ultimate coming up from the Lumbur si Maker. Wala na magagawa. Tatambay na lang siya doon. Pero ito, babakap si Max. Ito na nga. Ayan, nag-free hit lang dito si Maker pero mukhang hindi sapat ang kanyang damage right now with a snowball of EVO dito, no? Kung mapapansin natin actually, medyo dikit lang naman actually. Yung kills, dikit. Yung medyo malapit-lapit sa gold lead, ano? 2K gold lead on the side of Forgiven United. But in terms of objectives, masabi natin, map control, medyo hati pa rin eh. Kasi pareho sila nakaka-roam around. Yun nga lang. Yun nga lang, I think nagkakasalo na lang talaga sa clashes eh. As we have, it seems, another fight in here. Pinipilit kuhain ng EVO itong Abyssal Dragon. Nagko-contest ang Forgiven United. Ang tanong, sino mga ka-last hit? Yun nga lang, mukhang magre-regenerate ng health ang Abyssal Dragon konti. Ayun na. So, ayun, no? Yung sa top lane, medyo late lang talaga tong kay Timmy yung sa pag-SS niya, no? Siguro yung nag-cooldown. Pero, still, good try pa din yung pagka-SS niya doon. Mukhang babalik na naman tong Abyssal Dragon. Mm-hmm. Top lane, naghihilaan sila ayan, ng Abyssal Dragon. Nagbabatuan lang ng skills doon kanina yung dalawang tank sa taas. Pero of course, wala masyadong mangyayari doon. Pero tignan natin dito, magkakaroon ba ng commit dito? Sa bottom lane? Dito sa top lane, pero mm-hmm. sa bottom lane pala ayan lang nangyayari. Mga mamamatay na dito si Zephys. Patakasan tayo ng lifesteal. Kanina mas malakas na lifesteal doon sa nanalo. Pero ito na nga, fight is still ongoing. Yan, babagsak sa kamay ni Lombor. Grabe si Lombor, Ryan. Fairness ka, Lombor. Ang ganda ng pasok ng mga ultimate mo. Nakakuha pa ng kills at the same time. At ito na nga, nag-free hit dito si Lindy. Si Maker, magbaback away kasi grabe na ang sakit din ni Rappe. Pero si Rappe, baback up muna doon. Ayun. Kung sino ang mas squishy. At yun na nga, objective ulit. Objective, Abyssal Dragon, pagkatapos ng fight na yan, hindi nila habulin itong si Maker kanina, but ito na nga, instead, they will just clear the waves. Medyo may chance silang mag-Dark Slayer dito. At ito na nga, sinuumpisa na pala nila, habang patay pa ang kalaban. Ayan. And low life tong si Tulen. So, ayan, kinukuha na lang yung Dark Slayer. Naka-triple kid doon si Lindis, no? Ito na nga, na yung sinasabi ko kanina na sobrang sakit ni Lindis. Ay. Sa laban, eh, they were able to get that Dark Slayer. Grabe, medyo parang ano ayaw talaga, gusto talaga magka-comeback dito ng EVO. Gusto lang magka-comeback, hindi kahayaan. And I think this is the time na nagkakaroon na ng silbi. Yung triple punish setup nila. Tignan natin si Max dito. Pumasok. Yun nga lang, wala masyad. Medyo malayo-layo yung ibang members. I think that was not a really good decision unless talagang pumunta lang siya doon para, alam yun, sumunod sa mga kakampi niya. Pero I think it's going to be a waste kung pang susunod mo lang yung ultimate mo.
Kasi parang may mas better na gamit nun eh. Which is, yun nga, yung mga ideal situations wherein there's a fight ongoing, tapos may gusto kang pasukin sa backline. Pero yung panghabol siguro, yes, medyo no-no siguro. Pero, well, mm-hmm. these are the players that are playing in the tournament, so probably they probably know better than us. Mm-hmm. Oh, sabagay. So for this one, yung ano naman natin ni Max dito, hindi ko din alam, no? Hindi niya din tinutuloy yung focus niya kay Lindis. Since ang expected natin, liliko din neto si Lindis ni ano eh, ni Nakro to eh. So yun, nakuha nila yung tower setup. Mm-hmm. Ayun na naman yung SS dito ni Lumbur. Ultimate ni Lumbur. So far, wala pa ako nakikita ang miss. At yun na nga, mamamatay isang member dito ng Forgiven United. Dominating is going to the hands of that. Anong pangalan to? Si Jers. Of that, Jers using the Lindis. And of course, this is a chance na mag-steal sila ng Sage Cole. Ay, medyo mali ata ang ruta natin, pare ko. At ang ibang members dito ng Forgiven United, kailangan na mag-back away. Kasi ang sakit-sakit na ni Lindis. Pumuputok na po yung skills niya. Napakasakit na itong Lindis na to, no? And also yung nakita naman natin, medyo na late lang ng pasok, pero ayun na, tina-tower dive na nila and successful yung pag-push nila sa mid. This will be their chance. Mm-hmm. Po yata tayo dito. Ayan. At yung focus fire na dito sa napakalipis na core ng AOV. Diba? Ang bilis ba? Ang bilis tirain ng core. Ang bilis. Ang bilis meron... ng buhay ng core. Oh, nga. Minsan kaya na nilang ano yan eh, kahit wala nang minion wave eh, kinakaya na nilang tapusin yung laro. Shout out kay Aaron Laksamana. Nagustong-gusto kong mag-shout kasi samahan ako, pero ayaw akong samahan. Pero ito na nga, result screen guys, result screen. Forgiven United, nako, nabawian po sila dito ng EVO. Ito talaga ang kumatay. Mm-hmm. I wonder, Suro, kung magkakaroon ng Lindis ban later. I wonder. And I have to commend absolutely. Most number of support dito si Lumber. Ang ganda ng mga pasok ng ultimate. Oo nga. Grabe yun, no? Yung SS niya, well, parang 100% tumama sa ano eh, no? Sa mga clash na nagaganap sa ano eh. Wala akong nakita nag-miss so nila. Far, unless nag-AFK ako. Pero ito na nga guys, re-ready na namin ang Lobby 3. Again, we have a 300 diamonds or 300 vouchers giveaway for AOV or Mobile Legends if we reach 95 viewers. So go ahead, like and share or comment on the stream para naman madagdagan tayo ng viewers at masaksihan itong pangyayari dito, kaganapan natin sa AOV. So yan, Suro, binigay ko na yung Lobby ID at bibigay ko naman sa players ang Lobby ID. Okay, sige. Si Lude, si ano, si Aaron, maksamaan, nagpa-shoutout. Anong ayan, nangyari? Paos out... pa din ba siya? Hindi naman siya paos eh. So, shoutout to RF Ramirez as well. So, let me just message the players again. So, again, magpapalit na naman po sila, guys, ng pwesto. Ayusin ko lang ulit yung overlay natin. So, 1-1 ang score nila, no, guys? Medyo magkatapat. So, kung sino man ang matatalo dito, guys, mapupunta sa lower bracket. At kung sino man ang mananalo, magpo-proceed sa ating round 5 na I think tomorrow din mangyayari. So, abangan nyo na lang. Bukas na pala, merong round 4 pa pala. 2 series pa pala. So, ayun guys, Kaisaya here, and I am with Suro. Actually, nakalagay pala yung names namin dyan. So, ayan. Just hello! Chat. Yeah. Don't be shy. So, ayun guys. Ayun guys, no, so... let's see kung... ito na yung decision part eh. Ito, dito na yung mangyayari since we have 1-1. So, give their best na. And kanina, yung first game, nakita naman natin, ban si Lindis. And I think medyo nag-focus sila dun sa ibaba nilang sila, Irie and Alice. Since meron sigurong sobrang galing gumamit ng Irie dito sa EVO eh, no? So, ayun. Right now, mukhang tatanggalin nila dito si Irie, tingin ko. And ibabalik nilang ban dito si Lindis. Since nakita naman natin yung damage. Aaron Laksamana na nauso yung Lindis simula nung ginamit ni Inzai yung Lindis dito sa tournament. Kasi alam nyo ba guys,
Parang yung team ni Inza, yung ESF, parang isa sa mga pinaka inaabangan din kasi nag-comeback sila. Dati silang parang season 1 players na. Kasama na si Leather Goods doon sa NXG. Sa yon, bumalik sa ML tapos bumalik ulit dito. So, ayun, actually nandito pa rin sila sa upper bracket. Nabubuhay pa rin sila sa upper bracket. Never silang nalaglag pa so far. So, tingnan natin doon na nerf si Lindis, tama ba? Pero tingnan natin, parang nerf pa rin eh. Ang sakit pa din. Grabe yung ano. Hindi ko lang sure yung specific na-nerf kay Lindis. Sila Mavs yun, no? Yung ESF, no? Yep. Na natitira. And, I think nag-i-scrim sila ngayon. Grabe yung seryosong ano. Kasi guys, this tournament, pag nakita, may mga spectators din kasi tayo. Like, pag in-upload ko sa YouTube, or sometimes, minsan nanonood din sila live, or pagka-upload ko sa YouTube ng replay, they take a review of the teams, then they get a potential invite para dun sa upcoming bigger league or tournament. So, meron ng mga, I think 5 team ba yun, kinontak na. So, alam nyo na kung sino kayo, kung nanonood kayo ngayon. Alam nyo na kung sino mga teams na kinontak na. And yeah, congratulations sa mga team guys. Ngayon. Although, hindi pa tapos ang tournament, pero meron ng mga na-contact, meron ng mga na-discover na teams. So, yun yung isa mga, mga bagay na nakakatawa din. So, hintayin na lang natin guys. I think hinihintay na lang natin. I Forgiven United 1-1 ang score right now. Shout out ulit doon sa mga nanonood sa, kay Aries Don, Christian Regalado, John Ozzy, Christian, ay na ano ko pala to, Aaron Laksamana, Shine Virtudes, Jerome Heronimo. Ayan, may nagtanong ba, sir, share daw sa religion debate na group, sabi ni RF Ramirez. Tapos may nag-comment, kala ko ba Mobile Legends si Kaisaya, hindi siya loyal. Grabe naman kayo, hindi na ba ako pwede maglaro ng ibang games? Ano lang yan eh, parang isipin mo, naglo-lol ka noon, hindi ka na ba pwede mag-ML ngayon? Nagdo-dota ka noon, hindi ka na ba pwede mag-AOV ngayon? So parang if you like both games, why not, diba? So parang ganun lang siya, and wala naman tayong exclusive contract. Kasi yung iba sila, Doggy, sila Gemis, may contract yan sa ML. Kaya, yun lang, lang yung pwede nilang laruin. Or i-livestream pala. Kaya, ayun. Alright? Pero alam nyo guys, kung tatanungin nyo lang ako, well, bakit nag-ML pa rin ako kung mas madalas kong nilalaro yung AOV or something like that? Bakit nga ba? Kasi dun tayo nagsimula eh. And it's something na I still look back. Teka lang, medyo countdown na natin tong Forgiven United dahil sila na lang ang ihanda. So, ayun, nakita naman natin, no? Natawa talaga ako dun sa post sa FB. Yung naka-swipe daw ng camera yung GF niya. Nag-break sila. So, ayun, mag-share ako mamaya. Share ko yung mga, ang dami na nag-share nun eh. Grabe yun. Meron palang nangyayaring ganun dun. Sa livestream pa talaga nakipag-break si kuya mo. Lalo na, ang dami pa namang, basta ingat na lang kayo guys, just okay lang marami kayong games, mga video games, pero pag may partner na kayo, be loyal, diba, be loyal. Yun, that's true. Oy, nawala ka sa spectator, pasok. Ayan na. Six, ayun, yun. Ayan, so habang nagko-codes tayo dito, no? Inaantay natin sila kung ready na ba. Alright, so pinag-gigil ano na natin sila. Nag-uusap na ba sila sa kanilang ano? Pambawi? Baka kumain, alright, nagutom siguro. Ayan na. Nag-wiwi daw. Nag-CR. Ah, I see. Okay. At since maganda na yung laban. Banning phase na ulit tayo, no? Ayan, so banning phase, we have Ryoma again, coming from EVO, since yung lifesteal nga nito na ayon nila kay Yanyan. Si Yanyan kasi ang lakas talaga ng lifesteal eh, ewan ko. Ayan, si Alice again. So first ban Alice, so mukhang ipipick dito ngayon ng Forgiven United. We don't know if Timmy pa din or si yung kanina nilang gamit. Ayan, si Max na ban na, so Senyel will be present here again, as we all know. Sobrang ganda
ng kanyang ano. Hindi natin makita yung ano, yung Max versus Senyel na laban dito. Since for two games nakita natin siya. Mm-hmm. Wala na so, Max. Napapansin ko rin na Alice ba ano, medyo may frequency siya dito sa mga binabano. Uy, walang ano. Dalawang tank na parehong may global ultimate, pero may papasok ayun ito ng Superman, ng EVO. Ang bilis ng peak. Ang may pro Superman grabe user dito. Auto-lock. Na-auto-lock na yung Superman. Medyo napaisip siguro tong ano, no? Maganda yung ginawa nila dito since na-counter talaga nila. And napansin nila si Max na laging napipick. So, Lindis will pipick for the Forgiven United. Hindi natin sure kung si Timmy magiging present ba dito sa laban na to. No, but they're going to prioritize this Preta since nung sa first game sobrang grabe yung damage na dealt na ito. At so, mukhang linakaw po ang Lindis dito. So, syempre, hayaan. Kung hindi nakaban si Lindis, kuhain mo na. Kayo na yung gumamit. So, kanina ang Lindis. Yun nga lang. Nasa EVO, diba? And mukhang yun ang isa sa mga nakapagpanalo nila. Pero papasukan ito ng Irie. Titignan natin. Ako, ito, napakadulas ng Irie na to. Ang daming dashes. Grabe. Grabe yung crowd control dito ng ano, ng EVO ngayon. Sa first three pa lang nila, sobrang sakit na makikita mo kay Gina, kay Irie, and kay Superman, no? So, ayan, lifesteal again tong si Yanyan will be picking Lubu. So, we have Chognar. Let's see kung ilalakin nila tong si Chognar na makakita tayo ng heel talent present for Forgiven United since a while ago. For two games, wala silang heal, I believe. So, we have here Kricknack. Ayan, JP's pa din. After this match, Bren Esports versus Enemy Esports Gods. Parang may esports. Parang may esports. Ganda niyan. Mga nasa top guild yan, eh, no? So, parang napapansin ko. Meron nga akong nakita, ewan ko kung meme yun or parang, parang sa comment section lang na ang present sa five-man team, itong si Bren Esports. Kahit sa rank game, five-man sila. Lagi silang so, five-man. Abangan natin yan. Ayan, sabi ni John sobrang Kevin Laho, Ma'am Kaisaya, any idea sa mga teams na kinontak? Yeah, alam ko kung sino yung mga kinontak kasi tinanong ako nung company na nag-contact kung ano yung contact numbers ng mga teams na yun. But I guess I don't have surprise the right. I don't have the right now para i-leak ang kung sino yung mga teams na nakuha for this upcoming invitational league. And I guess hindi pa naman tapos yun. Kasi alam ko 8 teams ang kukunin nila. So 5 lang yung kanina. And hindi pa naman tapos yung tournament. So I don't know, baka kasi magbago yung mga decisions nung nasa company yung magpapa-league. And pag baka mamaya pag may sinabi ako, maisip niyo final na. So I don't want to spill out any information na hindi final. And anyway, tapos na ang ating ano dito, no? Drafting banning phase. So ayan, let's recap the heroes for EVO. We have Gina, Irie, Superman, Lumbur, and Zephy. At para dito naman sa Forgiven United's Kiwami version, they have your Thane, Preta, Lindis, Chognar, and Lubu. Which lineup are you gonna go for, Suro? Yung base lang sa lineup. Base sa lineup para sa akin, sobrang laki ng advantage na itong EVO ngayon since they have a lot of crowd control and also pagpasok dito kay Lindis, no, yun talaga yun eh. Parang hindi nila papaformahin si Lindis since we have Zephys, Irie, and Superman. So, tignan natin kung ano yung mangyayari dito sa laban na to. But I think this time I'm gonna go for the side of Forgiven United. They have the Lindis. I like the Lindis pick. They have the Thane na ang kunat-kunat niyan. Lalo na pa, alam mo, kahit early game naman, lalo na pag nag-mid game. And I think they have the Chognar here for, you know, anti-crowd control para sa mga crowd control na binabanggit mo dito para sa side ng EVO. And ayun nga, may pray na pa sila to, you know, to do some burst damage. And yun nga, ipopost natin ang game, guys.
for so medyo close talaga tong laban na to, no? Ito na lata yung best talaga nilang ano eh. Best pick. May mga nabanlan talaga kanina tulad nung Ryoma and Max. Pero dito talaga so, kinuhan. Again, guys, this is round 4 sa upper bracket. Kung sino man ang matalo dito ay bababa sa ating lower bracket. And yun, kung sino naman syempre yung mananalo, magpo-proceed sa round 5 ng upper bracket ng ating tournament. At ayun na nga, ire-resume na natin ang game. Tignan natin kung anong bakbakan ang mangyayari. Ayan, so, get ready na. Let's see kung ang first na gagawin nila dito is mag-i-invade. Kung makakita tayo ng invasion sa mga kanya-kanyang jungle or magpe-play safe na lang ulit sila. So, may plano ata itong mag-invade. Sa side ng EVO though. And ito naman, nagsa-zone out na agad early on si Superman. Pero ang grabe naman, ang sakit naman ng preta agad noon para sa Superman. Grabe, sinaktuhan ka agad ng ano, first skill ba yun ni Preta? Medyo hindi ako familiar sa skill na ito kasi sobrang ano eh, ang hirap bilhin eh. Inuuna ko yung mga damage nila. Ayun na. Pero sinabi niyo na tulak dito, nab, magnanab ka na diyan, backback na diyan. Pero si Preta backup sana, pero magba-back away na rin. Pero ito sinabi medyo delikado as Lindis is near around the area as well. Pero ito na nga, natawagan na ang ibang miyembro ng EVO dito para, uy, teka lang, mukhang may possible gank na mangyari. Bantayan nyo ako. Ayan. So, Lindis, no, pumupulis-pulis na kaagad kahit di pa yan level 4. So, ang kuna talaga na ito ni Gina, no? Para siyang mage tank. Yeah. Na, ano, yeah. Sobrang sakit. And I think, ganun talaga siya dinesign na mage. Kasi nga, very short range yung skill niya, yung ultimate niya. Kaya naman, kailangan mo talagang maging ano dito, magkaroon ng tanki. Pero yun nga, pag sa gank, hindi ka talaga magso-survive. As Maker gets the first blood on that particular fight. Nahuli siya doon. Medyo na-advance lang siya ng konti, no? Pero na-take advantage na agad na itong Forgiven United. So, ayun, hinold lang muna nila yung middle lane. And Abyssal Dragon will be up for the next 3 seconds. Yes, and at the ayan, same time, nila yung Sentinel nakuha na agad ng Forgiven United. Ang bilis mag-farm ng Lindis dito. Pero Abyssal Dragon, kinukuha na ng EVO, magkakaroon kaya ng contest dito. Sinazone out ng Superman, ang Chognar, at papasok sila. Ay, yun nga lang, walang steal. Pero papalag sila para sa laban. As they know, EVO members are quite low on health. Meron pang Lindis dito na tumitira galing sa likod. Hindi siya ma-zone out. Double kill is going to the Lindis. Triple kill ba yun? Oh my goodness. Wow! Teka, kailangan mong tumakas. Pero teka. Sa top lane, si Rapbe. Gustong kumuha ng Tore pero mahina pa ang damage niya. Kaya naman, kailangan mong mag-back away ng konti dyan, tol. Ayun. So, nakita mo naman doon, no, yung Zephys. Talagang inuno niya talaga yung Lindis kasi alam niya that will be the threat for their team pagdating sa clash. And grabe nga lang dito yung protection ni Lubu. And yung damage na na-dealt ni Superman nung pagtalo niya, grabe. Sobrang laking damage pero came out short pa din for team EVO. Ayan, so we have a pause. Sa EVO. 3 minutes max ulit. Hindi natin masisisi kung bakit sila nagre-request ng post kasi naman ang internet dito sa Pinas, no? Di ba naman? Pero ayun guys, sa mga kanonood lang, meron tayong 300 vouchers or diamonds skin giveaway para sa AOV or Mobile Legends. So kahit AOV fan ka, kahit Mobile Legends ka at nakikinood ka, welcome ka dito kasi you appreciate whatever game we play. Kasi yung iba dito eh, di ba? Yun. Parang lalait-laitin dahil hindi nila nalaro yung game. Pero, ano, we don't know why other people, plays that game. Probably they're enjoying a particular part of that game. Pero yun nga, welcome lahat ng nanonood dito. Kahit Mobile Legends player kayo or AOV player kayo. Mm-hmm. So, ayun, mag-enjoy tayo, guys, no? And I believe na there's a chance na magkaroon din naman tayo ng tournament sa, ano, no? Sa, for the Mobile Legends. So, just keep watching kasi ganun din yung mangyayari pag nagkaroon ng tournament sa Mobile Legends. AOV players will be watching as well. Ganun. At ganun din, actually, ganun yung ginagawa ko din before pag nagpapa-tournament ako ng Mobile Legends before.
welcome ang AOV players. Sa pwede ring 300 vouchers skin giveaway for. Pero yun nga lang, mas maraming nagke-claim. Or, alam mo, pag may nabunot na nanalo, there's a higher chance na ML player siya. Kasi, well, hindi natin mga kaila. Right now, talaga medyo contested ng ML players ang Philippines. Kaya naman, nakikita natin yung discrepancy. So, yun na nga, wala pa tayo sa 3 minutes mark, kaya hinahayaan lang natin na nakaposto. Ayun, since nauna naman kasi dito sa Pinas natin or sa Philippine server itong Mobile Legends, so madami talaga naglalaro dito. Pero on the other side, we have Arena of Valor na madami din naglalaro, lalo na sa ibang bansa. No? I believe meron akong kakalasa sa Thailand. Grabe daw sila naglaro daw ng mga mobile games. Oo. Grabe. Tsaka sobrang, yung viewership dun kakaiba, 15,000 plus. Grabe. 17,000 plus. Sobrang magkahiwalay pa sa Facebook, sa YouTube, sa Twitch. Grabe talaga. Pero yan, shoutout sa mga nanonood right now, si Aaron. At mukhang i-re-resume na natin yung game. Dahil almost 3 minutes din naman na. Kaya ituloy na natin ang bakbakan. Teka lang, chat ko lang yung players. Ayan. No more pause for so, let's see. Nakita ko kanina tong kay Skill. Yung professionalism niya sa ano, sa Lindis. Alright. Or ano. Yun. Medyo ano siya, no? Naka-beginner pa lang. Pero, nakikita ko naman, nakapag-triple kill ka agad. Well, we don't know. It could be his, second account. Smurf account. Mm-hmm. Yes, indeed. But let's look here. Oh, that skill from Thane is not going to connect, but they're going to roam around. Will they try to get this Superman? I think it's going to be a wrong idea if they try to get the Superman. Ayan. Because he's very tanky. But let's look here. Something's happening here. Maker is currently in a wrong spot, but he will be able to back away. Will he be? Oh, Rapbear currently under turret. Will you be punished? Apparently, you're safe because, you know, thanks to the backup of the members of EVO. Thanks to that Lumber and Nab. And why? And in the bottom lane. In the bottom lane, Jers being gapped by 3 members of Forgiven United in here. Looks like he will not be able to succeed dahil grabe nga naman talag. Oy! Sobrang over. Muntik na. Pero ito, ipapunish kaya ta dito. Yan, medyo masakit-sakit yan. 5 versus 5. Level 5 versus 5. Ayan, tinulak na. Ayun. Nakuha. Grabe. Medyo, sobrang asim nung Chognar, knowing that he's attack. Actually, hindi na siya sinundan ng mga members niya. Ayan. Pero teka, fight ongoing right now. Lindis will have to back away and looks like mapapanish siya dito. Ay, nako. Alam mo, I think, ang nagkamaling na decision dito na ginawa is yung overextension ni Chognar. Kasi, of course, yun a kill will also give, additional gold for your opponent pag napatay ka nila. Kaya naman medyo nakapalag-palag na ulit dito. Nakuha pa nila yung Lindis kanina. Pero ito, clash is ongoing right now. Here sa Abyssal Dragon as Maker tries to back away now as he's going so low. Teka, sino nakakuha nun? Nakakuha ng Abyssal Dragon ay ang blue side, which is EVO. Fight is ongoing. At ito nga, mukhang Lindis gustong mag-free. Ito nga, medyo malapit ka dyan. Medyo mag-back away ka. Pero si Faye, ayan, mapapa-force lang siya dito na mag-dive out. Pero may skill doon. Rap B, though. Teka. Gustong mag-cover up for the members. Mm-hmm. Pero low na ang ilang members. Napapalag ba sila? Medyo nagkakaroon ng confusion dito kung ano ba. Teka, EVO side, papalag ba tayo? Hindi papalag. So, mukhang makikita natin, may slight dito na parang miscommunication. Kasi hindi natin mapansin or makita based sa galawan nila kung ano ba, papalag ba kayo or hindi. Pero yun nga, bottom lane though, Superman is trying to put a pressure dito sa Chognar na nagmaasim kanina. Ayun na nga, no? So, nung pagkatapos nung overextend ni Chognar doon, parang nagkaroon ng domino effect na nagkatuloy-tuloy, no? Nawala bigla si Lindis doon and also Thane on the jungle side of this EVO. Tapos, ayun, sa Abyssal Dragon, nakuha ng EVO. Ayan, nakinukuha na si Zephy sa top side. Sige, so, nabiten.
wasn't able to save that Zephy. So going back sa tower, kung masisave siya, pero ang lakas na itong lifesteal. And there we go, we have Gina na nag-crowd control dun sa laban na yun. And grabe yung damage na dealt niya since, ayan, si Preta going back in hinahabol na ito ni Lumbur. Almost 2 hits na lang to sa tingin ko. Pero mukhang mag-overextend din tulad na ginawa. Pero nakuha, that was successful for Lumbur there. So nakuha si Preta. And we only have Chognar sa bot side. So this will be an advantage for EVO na makapush ng tower. So Superman, ayan, pinupush na yung middle lane. Let's see. Ang laking damage na nagagawa ni Superman sa middle lane. And Lindis, medyo na-late lang siya ng konti. Since there's no bush, walang nagpapabilis sa takbo niya. So, ayan, pumuposisyon na sila sa Abyssal Dragon. Let's see kung sino kukuha. So, play safe for Forgiven United. Magja-jungle na lang muna sila since medyo nakalamang itong EVO dun sa laban na yon. So, we have, ayan na, Abyssal Dragon na kinukuha na ng Forgiven United and pinoprotecta ni Tain, pero let's see kung mapoprotect nila to. And there we go, what a steal from Zephys. Ayan na si G, medyo na pa-advance ng konti pero nakapag-back, and si Gina coming low and nakuha siya ni Preta. So, at yun na nga, si Anyan mga papalag-palag pa ng konti. Yun nga lang, wrong placement for Rapid. Dito, as he will be punished by the Lindis. EVO, mag-back away ka na. Si Anyan is trying to get you. Pero si Anyan, ako, EVO Jers. Nako, pasalamat ka. Hindi ka pinuntahan sa bush dito ni Anyan. Kung di, tepok lang. Ayun. Oo. Munti ka na yun. Sobrang lapit. Ayan na, nag-assist na naman tong si Lumbur. Gravity naman talaga. Nakakuha pa siya ng kill dun, pero mapapanish ka dito as three-man gang happens. Pero yun nga, palitan ng kills. Gustong kumuha ng kill dito ng Superman at gusto niyang, ayan na, tirahin dito yung Lindis. Pero si Lindis, ang sakit-sakit, wow, talaga. Pero mapapanish siya dito ng Zephys. At yun nga, habol pa dito, habol pa dun. At FN mo ang di ka na magsusurvive. Sorry na lang. So, ayun, no? Medyo kailangan lang i-counter na itong Lindis si Superman kasi nakita mo naman yung ginagawa ni Superman, layo, tulak lang, tapos wala pa masyadong slow ngayon si, ano, si Lindis. So, hindi niya talaga makokontrol itong si Superman for now. And si Lumbur there, wala si Lumbur nung time na yon. So, pero ang sakit ni Lumbur, no? Kanina na pag ito pinag-iinitan si Preta eh. So, let's see on the bottom lane kung magkakaroon ng engage, pero hindi. Since kinuha nila muna yung mga jungle. Sentinel will be secured by EVO Jers dito. Ayan, so going to get the blue for both teams para sa parehas na jungle. Napaka-importante talaga ng blue buff dito kay Zephys eh. Kasi sobrang laki nung nakukuhang mana nung bawat skill niya. So ayan, kiniklear lang nila yung minion wave. Dunk dito sa top lane anytime soon, huhulihin ka Rapbe dito as 3 or 4 members. Pero middle lane domi nangyayari dito, mukhang mamamatay isang member dito ng Forgiven United. However, mukhang gustong bawian sa top lane. Yun nga lang, makakatakas dun si Airi. Fight is ongoing right now. EVO, pwesto ng konti sa likod, mamamatay si Jers. At ito, papasok din si Rapi, pero masyado nun atang malalim as the Lindis tries to make some kills or freeze dun sa back lane nga. Medyo natira dito ang Dark Slayer, pero bakit di natin ituloy? Kasi nagbaback away na nga yung Lindis, pero ituloy na natin. Yun nga lang, itong si Superman nagro-roam around dito, mukhang gustong bumuenas ng steal. Dark Slayer, ayun, what a steal, will be stolen by wow. Wow. At yun na nga, papasok dito si Nab para kumuha ng very nice. Meron silang ano dito, meron silang buff at masakit ang kalaban, pero hindi, may blue, meron kasi Dark Slayer buff dito, kaya palag-palag pa rin kami. Yun nga lang, sinong mas magmama-asim? Sinong magmag... Oy! Nakita niyo yun? Chognar, nakapatay grabe dito ng EVO, pero binawian nga lang dito. Niggers. Mm-hmm. Pero yun, grabe yung ginawa ni Superman, no? Grabe, bottom lane. Sinamantala na dito ni EVO Rapbe yung pag-push din at the same time.
So ayan, let's see kung kukunin nila itong si Lubo dito sa bottom lane, pero ipupush na lang nila yung bottom lane and si Lubo magbaback na lang muna. And yung kanina, sobrang na natuwa ako dun kay Superman, no? Grabe yung buhay niya sa clash na yon, na kahit tinitira na siya ng ilang beses, ano, still survive kahit parang one hit na lang siya. And yun, pinupuntira niya talaga si Lindy since alam talaga nila na yun nga talaga yung magiging threat since kanina yun yung gamit nila. Alam nila kung ano yung capabilities or yung mga kayang gawin na ito ni Lindy. So ayan, na still nila yung Dark Slayer, so this will be a big advantage for Team EVO. Mm-hmm. And meron pa silang so, bubble, no, sabi, mga wala na yan. Pero it's something na kailangan munang ano, palisin or ipa-burn muna ng Forgiven United. Although may kalamangan sila sa kills, pero kitang-kita naman in terms of gold lead nandito sa kamay ng EVO. Pero hindi natin sinasabi, triple punish on the side. Hindi pala triple punish. Is that, yeah, isang punish lang pala yung dito sa Forgiven United. Triple punish yung kaninang mahilig. Doon mahilig yung EVO, was that it? So ayun, nakita naman natin na gumamit na sila ng heal since napansin siguro nila na there will be a if they're going to use the heal. Ayan, so kanya-kanyang position, no, yung Forgiven United dito sa tower-tower lang muna and secure-secure lang muna mga jungle kuha ng ano. So ayan, mukhang may mangyaring dito. Pero ito, nag-aanap sila na magandang muna entry dito eh. Pero umukhang wala pa. Yes. Kasi nakapwesto lahat eh. Pero bottom lane, pinupush na rin, pinapressure na rin dito na ng EVO. Yun nga lang, papasok si Nubs dito with the ultimate. Yun nga lang, nakaka-free hit po si Lindy sa likod. Pero papasukin ng Superman. Yun nga lang, double kill pa rin. Is going to the hands of the Lindy's. Rapbe, magbaback away. Totore na lang siguro dito si Superman. Rapbe yan, may skills pa pang dash. Very, ano, sobrang dulas. Sobrang dulas ng ating Airi dito. Nakakasakit pa at the same time. Grabe. Pero yun nga, dahil nagbaback away na ang EVO, bakit hindi nga naman i-push ng Forgiven United dito sa middle lane? Ayan na. So, mukhang ano, maganda yung ano nila. Ayan, nagkakaroon na naman ng clash dito. So, inuna niya dito si Preta. Again, pero came guys out short. Habang si Lindis nag-free hit, ganun lang ginagawa niya. Hindi napapasok si Lindis sa likod eh. Bakit? Pero ang ganda sana. Ang ganda sana pang zone away nitong si Superman against Lindis. Pero napakasakit na ng damage ni Lindis. Look at that. Level 15 Lindis po. Ang sakit. Grabe na. And also yung item dito ni Lindis, no? Sobrang pakompleto na. Last one na lang ata. And full stacks na to for sure yung kanyang jungle item. So, ayun, kanina nakapag-free hit dun si Lindis, no? And Superman wasn't able to respond since nasa middle lane siya. Nag-push na lang siya since medyo na malilate nga naman siya pag nag-response pa siya dun. So, that's a bit a good decision for Superman. Pero, let's see kung sino ang mananalo? Sobrang ganda kasi talaga ng laban eh. Nagkakadikit na tong last game nila, no? Grabe. Pero yun nga, pag kanina, meron ka talagang marksman, if you have a marksman in your lineup, medyo mahirap na yan. Talaga sa late game, kitang-kita mo naman, grabe naman yung burst damage. Grabe. Pati na rin yung DPS na ginagawa nung Lindis. Si Rapbe. Grabe. Nabubos na lang yung buhay. I know naman na medyo sneaky siya na assassin, di ba? Pero Kita mo yung burst. Kala mo isang skill lang ng Lindis. No? Nakakalahati yung buhay mo. Pero makikita natin dito, Lumber papasok. Maker daw, medyo na zone away dito ng Superman. Hahabuli ng Superman ang Maker at hindi na makakasurvive si Maker dito. Pero tingnan natin yung ibang clash na nangyayari sa gitna. Ito na nga, mukhang babawian po ng EVO. Patay. Ito yung magandang ginawa ng Superman. Zenone out yung page na napakasakit at mukhang mahuli pa si Thane dito. What, may son? Ayun nga, nakapag-back away pa though. So ayun, ang laking advantage naman na ito ngayon para sa ano, no? Pero kaso wala silang ano eh, wala silang marksman eh. Advantage din ng marksman. Ayun na, pinasok na nila yung tower. Pinasok na sa tore, wala silang pakialam kasi meron nga naman silang creeps, nakasurvive pa ang four members dito ng EVO. Kaya walang problema. At mukhang gusto na lang diretsuhin dito sa core ng Forgiven United. Konting hintay pa ng flow ng creeps kasi naman medyo magamaga dito ang HP bars nila. Habang dito si Lindis buhay na. Kaya teka, mga pare ko, back away muna tayo. Lakawin muna natin ang stage column nila.
So ayun, no, grabe. Grabe yung comeback na ginagawa dito ng EVO. So let's see kung matutuloy-tuloy nila to. And ayan, si Rabe hindi pa nakapag-back. So nakuha siya ni Preta and di naging wala siyang na-stand. So yung armor hindi siya ganun kalaki. So ayan, kinukuha na nila yung Sage Golem for the other side. Ayan na, up na ang DS. So ito they're na going nga, to take this. Na Let's ng see. Forgiven United ang Dark Slayer. Nasaktan sila ng konti-konti dito. Medyo magamaga ng konti. Habang gustong sinusubukan ng EVO na nakawin yun nga lang, medyo na late ang skill na una dito. Yung last hit ng Forgiven United. Habang si Lubu ginagawa yung trabaho niya na mag-segue push. Yun nga, magnanakop siya ng White Golem dito. Tignan natin kung magiging successful o hahayaan ba ng EVO yan. Habang ito, umu-objective ang Forgiven United ulit. Nakakuha na naman ng isang Abyssal. Actually, first Abyssal Dragon pala ito ng Forgiven United. Ito na, grabe na, no, yung laban. Sobrang dikit na ito. So, pero ano, medyo lamang dito sa damage pagdating dito yung ano, sila yan yan or yung yung Forgiven United, no? Ay, yung, sorry, yung, so, ano, yung EVO. You can see here, though, pressure is being so, felt by EVO. Ayan na, mukhang ipupush na din nila yung middle lane. And advantage din nila to, or advantage sa kanila to since meron silang marksman. Hindi tulad kanina, hindi masyado. Ayan, no, na-push ka agad, and oh. So, no, magkakaroon fight natin is na flash. Ongoing, iso-zone out ng Superman, pero grabe po, napakasakit, kuya. Napakasakit, kuya, pero ganun din naman sina. Bakit hindi? Pasukin natin, tanky ako, may damage ako at the same time. Kaya ubusin natin ang members ng Forgiven United dito. Yun nga, makukunat na lamang yung natira dito. Thane, tumatakas, pero sa gitna, yun nga, may isa pang namatay dito na member ng NAB. Pero okay lang, kasi nanalo doon ang EVO sa... Teka lang, anak. Nanalo ang EVO doon sa Clash. Okay, nangihiram siya ng ilaw. Ayun. So, ayun nga si Lubu, no? Parang, siguro kung medyo maganda kung sumama siya doon para may additional damage. Pero, good, ano din, kasi just in case na maubos sila, there's still a minion that can buy a time for them na makapag-defend pa din. Pero ayan, we have 3 versus 2 right now. And nagkakahabulan talaga tong dalawang team na to. Grabe, late game na to, no? Naghihintay na ang Bren Esports at Enemy Esports Gods, nanonood na rin sila dahil bakit kaya ang tagal ng laban na to, ano mong ginagawa ng dalawang team na to. So, yun nga. Napakaganda. Ito po ang nangyayari. Papasok dito ang EVO. Medyo masasakpan ng konti si Maker pero makakabakaway pa rin siya. Salamat sa tanky na cover dito ni Thane. Ito yung sinasabi natin na Thane, kala mo, walang, kala mo ni hindi kumakagat yung damage sa kanya eh. Kaya ito na yung moment na, alam mo yun, ang hirap na magkapatayan, pero ito, yan, magsusurvive lang na magsusurvive. Ito na lang, kailangan lang talaga pasukin yung mga backlane tulad ng ginagawa ni Superman, hinahabol si Lindy. Hala! Oy! Lindy! Oh, nga lang sila, ang ganda na pagjujuke dito ni Lindy. Very impressive juking for that Lindy. Pero itong si Yan, mapapanish dito ng EVO members. Nahirapan silang habulin yung Lindy dahil sa slow, pati na rin sa cover-up ng tanks nito. Napakagandang positioning tsaka escape route. Pero si Nab, papasok pa dito. Gustong kuhain ng Thane at ang creeps si Lindis dito. Yon, you have to back away and go under your turret dito. Kukoveran dito ng Thane ang dalawang tank ng Forgiven United. Papasok nga lang si Gritz dito para back up pa ng ibang membro ng EVO. At yun nga, patuloy pa rin ang fight. May slow dito, may stun dito. Hindi sila makapwesto. Grabe. Grabe yun, no? So, ayan, dalawa na lang yung matitirang magde-def muna and buhay ulit si Preta. So, ayan, sobrang meron pa ding chance tong Forgiven United since nabuhay yung tatlo sa kanila and ayan. So, magbaback muna ang EVO since nakita naman nila. Ang dami nilang buhay, no? Makikita mo sobrang parang ang kunat na sobrang itong mga ano eh, mga EVO na to. Tapos may biglang grabe yung damage nga lang na itong ano. And nauuna talaga nila yung mga ano, yung mga carry. Si
Preta, nauna kanina, and also si Lindis Muntika na, no? Sa tingin mo, kung nakuha si Lindis to, this will be endgame for them? Possible na end talaga yun. Possible na end na yun pag nakuha si Lindis. Pero ang ganda ng pagjujuk na ginawa dito ni Lindis. I like how this Lindis took away from the Superman na alam natin. Superman has that mobility, di ba? Innate mobility na nasa yes. Pero hindi siya nahabol. Ang lupit, di ba? Ang lupit. Pero ito, hindi ko alam, pangilang Dark Slayer na ba natin to? Pangatlong Dark Slayer na to, just in case may mag-up. Pangatlo na. Pangatlo na pag nag-up. Makakakuha pa ng buff dito si Lindis, allowing him to get more survivability. Huli, si Superman dito, that is one tacky superhero. Pero yun nga, hindi siya mag-survive kasi grabe nga naman ang burst damage dito ng Lindis at ng Preta. Kaya naman, tutuloy na nila yung fight dito. Alam nilang nananalo sila, pero si Evo Nab, meron pang burst damage na ginagawa. Lindis, however, will get a kill. Exchanges of kill still happening right now as this Jugnor or as this Lumber tries to back away and as this Thane tries to back away. Bakit nanalo ang Evo dito sa fight na to? Bakit? Kasi I think itong Lindis, yung position lang ng Lindis doon, medyo malapit sa ano. Hindi sila nakakuha ng maganda position. Kaya naman nakuha sila. Sila sana yung papatay doon eh. Sa mga tanky lineup or mga assassins dito ng EVO. Pero silipin nga natin ang item. Meron dito. And also nagkadikit-dikit sila doon eh. Oo, nagkadikit-dikit sila. Yun yung kinamatay nila or kinatalo nila dito. At mukhang grabe na to. EVO nakaabang dito sa Dark Slayer. Ayan na. At sisimula may third nila. Dark Slayer na. Oo, pangatlong Dark Slayer na natin. Ayaw. At yun na nga, kita-kita naman sa paligid lang ang members dito ng Forgiven United. At ito na nga, walang steal na mangyayari, magamaga sila, pero alam nilang may buff sila, kaya magko-commit sila sa fight, huhuli nila, kahit tanke ka, alam nila, may laban sila. Pero ito si Irene, magbaback away ng konti, may ultimate coming from the Gina, kukuha pa ng kill dito, si Evo, Faye, Jars, doing a good job in zoning out, pero yun nga lang, mukhang mapapanish na dito, as there will be an exchange of kill doon, malapit sa middle lane area. At yun nga, uy, teka lang, medyo nakuha. Grabe, napakakunat na itong Faye na to. At saka si Gina, grabe. Aside from him doing so much damage, ang tanky, meron makikita natin dito sa items niya, no? Itemization. Wow! May mga, meron siyang item na pang tank dito. Tsaka meron siyang, ito yung bagong item, hindi ko sure kung anong pangalan. Pero yung color blue na circle. Pero ito nga, possible end na to ng ating game right now. 1-1 ang score natin right now. Possibility na mag 2-1 na dito in favor of EVO. Dahil ito na nga, basag-basag na po ang tore ng Forgiven United. And they want to get another kill. And, ayun na nga, focus first sa base. This is the end. Congratulations to EVO. Team EVO, ayun. So, ayun na nga, no? So, napansin ko din naman dito, no? Yung advantage din talaga nung sa una pa lang nakita ko na yung advantage nila dito, which is the crowd control, which is very important especially sa clash ng ano ng Team EVO dito. Yung nangyari kanina sa last clash, medyo nagkadikit-dikit tong Forgiven United. Grabe yung laban, nagkabalikan sila, no? Sobrang tagal. We have ilang oras tayo na gano'n. Ito, makikita natin ata dito sa details. But I think it's almost, 25? Mga ganun. Matagal. Grabe. So, matagal na laban siya. Inip na yung Brand Esports, tsaka...